Please turn with me to Romans chapter 11, verse 23 hanggang sa 24. Romans chapter 11, verse 23 hanggang sa 24. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. At sila man, kung hindi sila magpapatuloy sa di pagsampalataya, sila ay mapapasanib sapagkat makapangyarihan ang Diyos upang sila'y isanib na muli. Sapagkat kung ikaw nga na pinutol mula sa likas na ulibong ligaw at salungat sa kalikasan ay isinanib ka at pinayabong na punong ulibo, gaano pa nga ang mga ito na likas na sanga na maisasanib sa kanilang sariling punong ulibo? May the Lord bless the proclamation of His word today. Now, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral sa umagang ito, ay marapat lamang po na i-review po natin kung ano ba talaga ang pinakatema ng Romans chapter 11. Sinagot po ni Apostle Paul sa verse 1, sinasabi ko nga, itinakwil ba ng Diyos ang kaniyang bayan, and that refers to the nation of Israel? Ang sabi ni Pablo dito, huwag nawang mangyari. And then ang pinakaunang argument ni Pablo, ako man din na isang Hudiyo, look at me. If God has totally forgotten and forsaken His people, what about me? Hudiyo ako, and I am in Christ. Yun ang unang argument ni Pablo. Pangalawang argumento ni Pablo, there is a remnant according to the election of grace. Merong natitira, hindi po nalipol totally ang bayan ng Israel. Ang pangatlong argument ni Pablo, makikita natin sa verse 16 and verse 17, itong argument ng first fruit at saka lump respectively. If the first fruit, yung part of the lump, ay inialay sa Panginoon, ay itinuring na banal, the whole lump is also considered holy. If the root is holy, then the whole branch or the branches are also holy. And the root and the first fruits refer to Abraham, Isaac, and Jacob. Itinuring silang banal, and therefore the branches are holy. That's the second, that's the third argument. At ang pang-apat na argumento ni Pablo at panglima ay matutunghayan po natin sa ating teksto sa umagang ito. Kaya meron pong dalawang bahagi ang ating pag-aaral sa umagang ito. Una, an appeal to God's power. Verse 23, umaapilar si Apostle Paul sa kapangyarihan ng Diyos. He is able to graft them again. Di ba pinutol sila ng Panginoon? Makapangyarihan ang Diyos. God is able to graft them again. Upon what condition? On what condition? Sa kondisyon na hindi sila magpapatuloy sa kanilang di pagsampalataya. Now take note, that's a negative expression. Hindi sila magpapatuloy sa kanilang di pananampalataya. And then second part ng ating pagbubulay-bulay ngayon, a further appeal to God's power. Verse 23 is an appeal to God's power. And verse 24 is a further appeal to God's power. Dinagdagan pa, ni-reinforce pa ni Apostle Paul sa verse 24. At ang pinaka-premise niya, there will come a time na ang mga Hudiyo ay maibabalik muli sa original na puno. Ngayon po ay temporarily, sila po ay pinutol because of their unbelief. Pero kung hindi sila magpapatuloy or kung hindi sila magpapatuloy sa kanilang di pagsampalataya, sila man din ay igagraft in again because God has the power to do it. Tayo po muna ay manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa pagbubulay-bulay ng inyong salita. So what kung mag-graft in again ang mga Jews, mga Hudiyo? Is it only a matter of intellectual argumentation that it will really be so? Nawa po ay makita namin ang practical and spiritual application ng mensahe ninyo sa umagang ito, at hindi lang battle of wits and battle of mind and insistence upon our school of thoughts in eschatology. Nawa po aming Panginoon,
merong practical spiritual application sa aming buhay. At tulungan ninyo ang inyong lingkod sa pagbabahagi ng inyong salita sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. An appeal to God's power. Umaapilar si Apostle Paul sa kapangyarihan at abilidad ng Diyos in his assertion that there will really come a time, it's not impossible, ng mga Hudiyo na pinutol ngayon pansamantala ay maibabalik muli, maigraft in once again. Romans chapter 11 verse 23. Ano ang sinasabi po dito? At sila man kung hindi sila magpapatuloy sa di pagsampalataya, sila ay mapapasanib. They will be grafted in again sapagkat makapangyarihan ang Diyos. This is an appeal to God's power and ability. Sapagkat makapangyarihan ang Diyos upang sila'y isanib muli. So Paul is dealing with the possibility of the restoration of the Jewish people. Now, sino itong pinag-uusapan na sila? Sino itong they? Ang they ay meron pong reference sa verse 22. Ang sinasabi po dito sa verse 22, tingnan mo ang kabaitan at ang kabagsikan ng Diyos. Sa mga nahuhulog ay kabagsikan. Them that fell. Ang them dito ay tumutukoy sa mga Hudiyo. Ngunit sa iyo ay ang kabaitan ng Diyos kung mananatili ka sa kaniyang kabaitan. Kung hindi, ikaw man ay puputulin din. And then sa verse 23, binanggit yung they. And I believe it has reference to the Jews. Them. Sila yung mga Hudiyo na pinag-uusapan ni Pablo dito. There is a possibility with regard to the unbelieving Jews na sila ay maisanib muli, pero meron pong kondisyon kung papaano sila maisanib muli. At ano ang kondisyon? If they abide not in their unbelief. Kung hindi sila magpapatuloy sa kanilang di pagsampalataya. And once again, makikita natin once again ang cardinal message of justification by faith. How does one become a Christian? Paano ang isang tao ay maligtas? Paano ang isang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos? Negatively, hindi po ito question of nationality. Na kung ikaw ay Hudiyo, automatic na ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Or kung ikaw ay hintil, automatic na ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos. No, it's not a question of nationality. Salvation is not an issue of nationality. Salvation is not a question of works. Paano ang isang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos? It is a matter of faith only. Faith in whom? Faith in the Lord Jesus Christ. Paano maligtas ang isang tao? It is a matter of belief. Ang sabi po ni Pablo, kung hindi sila magpapatuloy sa kanilang di pagsampalataya, meaning to say, paano ang isang tao ay maging kabilang sa kaharian ng Diyos? It is a matter of faith. It is a matter of belief. Isa lang ang kondisyon na ang isang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos at maging kabahagi ng iglesia ng ating Panginoon, and that is faith in the Lord Jesus Christ. And negatively, ano ang pinakahadlang kung bakit ang isang tao ay hindi maligtas? Ang pinakahadlang kung bakit ang isang tao ay hindi maligtas ay ang kanyang hindi pagsampalataya. Ang kanyang pagtanggi na talikuran ang kanyang pagtitiwala sa sariling kabaitan at kabutihan at i-transfer ang kanyang pananalig sa dugo at katuwiran ni Kristo lamang. The only hindrance and obstacle to one's entry into the kingdom of God is unbelief. It's not a matter of nationality, whether you are a Jew or a Gentile. Ang mga Hudiyo, yun ang kanilang iniisip eh, na sila ay kabilang sa kaharian ng Diyos dahil sila ay mga salinlahi ni Abraham, sila ay mga Hudiyo. And then sa kapanahunan ni Pablo, at yun ang kanyang dinideal sa Romans chapter 11, baka ang mga Gentiles ay baliktad. Nag-iisip na rin ang mga Gentiles na ang mga Hudiyo, ano yan, tinakwil na yan ng Diyos. Kami na mga hintil ang mapapalad. Sabi ni Pablo, huwag kang magmayabang. Do not boast. Huwag kang magmayabang. So, pinapaalalahanan sila ni Pablo na kinakailangang manatili sila sa daan ng pananampalataya.
mananatili sila sa pananalig sa Diyos. Otherwise, they will also be cut off. It doesn't mean to say na nawawala ang ating kaligtasan. That is a hypothetical reasoning. Hypothetical situation. Para bang sinasabi mong kung hahawakan mo yung 13,800 volts na kuryente na yan, tiyak na ikaw ay sasabog at mamamatay, does it mean to say nahawakan mo talaga? Eh, sinasabi ni Pablo, kung ikaw ay tatalikod sa pananampalataya, ikaw man ay puputulin din, ang tunay na mananampalataya ay tatalikod ba? He who began a good work in you is faithful to complete it until the day of Christ Jesus. I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hands. He that endures to the end will be saved. Pero makaka-endure tayo sa hanggang sa wakas sa ating sariling kakayanan at kalakasan? No. We are able to work out our salvation with fear and trembling because God works in us to will and to do according to His good pleasure. So, it is always a question of faith, mga kapatid, mga kaibigan. It is always a question of faith in the Lord Jesus Christ. Wala nang ibang kapamaraanan upang ang tao ay maligtas. Salvation is by faith and by faith in Christ alone. Now take note of the negative expression na ginagamit po ni Pablo dito. Ang sabi po ni Pablo, if they abide not still in unbelief. Kung hindi sila magpapatuloy sa kanilang di pagsampalataya, that is a negative expression. Ano ang significance? Bakit hindi sinasabi ni Pablo na they will be saved if they will believe? Bakit ang sinasabi ni Pablo, they will be grafted in again if they will not continue in their unbelief? Ang significance po nito, sa pagtuturo po ni Pablo sa great doctrine of election, mga kapatid, mga kaibigan, ina-assert ni Pablo at the same time ang responsibility ng tao. In other words, man is responsible for his damnation. At kinu-quote natin palagi si Rosetta Tharpe sa kanyang kanta, nobody's fault but mine, nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, it's nobody's fault but mine. In other words, man is responsible for his condemnation. Kung magpapatuloy siya sa kanyang unbelief, siya po ay mapapahamak. Man is responsible for his damnation, but he is not responsible for his salvation. Because salvation is not by works. He is not responsible for his salvation. Salvation from start to finish is the work of God. Now, paano yan? God is responsible for our salvation, but we are responsible for our damnation. Pastor, parang contradiction yan ah. Parang paano yan natin i-reconcile? Do we have to reconcile them? Parang yung itinuturo ng Biblia, there is one God. Pero itinuturo din ng Biblia that one God exists in three distinct persons at the same time eternally. The Father is not the Son is not the Father, the Son is not the Holy Spirit is not the Father and the Son. They are three, but they are one. How can we reconcile that? We don't have to reconcile. Pareho nating tinatanggap ang declaration ng Biblia that there is only one God. At tinatanggap din natin ang declaration ng salita ng Panginoon that one God exists in three distinct persons at the same time. Now, malinaw na tinuturo ng Biblia that man is responsible for his damnation. Magpapatuloy siya sa kanyang pagtanggi sa ating Panginoon. Siya ay mapapahamak. That is his responsibility. Pero itinuturo din ng Biblia that no one can come to me unless my Heavenly Father who sent me draws him and I will raise him up on the last day. So parehong itinuturo ng Biblia, man's responsibility and God's sovereignty in our salvation. We don't have to reconcile. That is what we call antinomy. It's a figure of speech, mga kapatid, mga kaibigan. Ang doctrine of election, hindi natin maaring isipin na nagtuturo ito that man is not responsible. Of course, man is responsible. At nakikita ito natin sa buong Biblia na kung ang isang tao ay mapapahamak,
ang sisisihin ay hindi ang Diyos. Ang sisisihin ay hindi si Satanas. Ang sisisihin ay ang kaniyang sarili. Pero malinaw din na itinuturo sa Biblia na ang Diyos at ang Diyos lamang ang nagliligtas. At walang taong makakapagligtas sa kaniyang sarili. And that is why Paul puts it in the negative sense rather than the positive. Hindi sinasabi ni Pablo na sila ay maligtas if they believe. Sapagkat kung sinasabi yan ni Pablo, iisipin ng mga tao, ang faith pala ang nagliligtas. Ang faith pala ang nagliligtas. No, hindi po ang faith natin ang nagliligtas. Ang faith, hindi yan ang nagliligtas natin. Ang object of faith ang nagliligtas. Ikaw ay mamamatay na sa uhaw. Talagang mamamatay ka na sa dehydration. Ang bukal ng tubig na si Jesus Christ, the fountain of life, yun ang magkapagbibigay sa iyo ng tubig. Yung faith, yun yung hose na kinukonek mo sa bukal. Yun yung faith. Kinukonek mo, napunta sa iyo yung tubig dahil sa pananampalataya, pero hindi po yung hose ang nagliligtas. Ang nagliligtas ay yung fountain of life na si Jesucristo. Nakuha po natin. It's not faith that saves us. Huwag nating ipagmayabang ang ating pananampalataya. Si Kristo ang ating ipinagmamayabang. Ang ating faith ay meron pong object. Madilim ang ating mundo. Ang ating nilalakaran ay madilim. Now, Jesus Christ is the light of the world. Paano natin maangkin ang liwanag ni Kristo? Eh, kailangan po ng wire na magkukonek sa lamp, sa kuryente. Ang kuryente, si Kristo yon. He is the light. Ang ating lamp patay. Kailangan ng faith, yung wire. Pero hindi po ang wire ang source of light. The source of light is the electricity. Si Jesus Christ po ang nagliligtas. Kaya hindi po sinabi ni Pablo na they will be saved if they will believe. As if ang faith ang nagliligtas sa atin. Kaya sinabi ni Pablo, they will be grafted in again if they will not continue in their unbelief. See the difference? See the difference? It's not our faith that saves us, but the object of our faith, who is Jesus Christ, our Lord and Savior. Kaya sinabi ni Pablo, if they abide not still in unbelief, it's the negative, mga kapatid, mga kaibigan, at ang tao, nasa kanya talaga yung negative part. Ang Panginoon ang responsible para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Wala po tayong contribution whatsoever. We are only a beggar. This is an act of faith. Lord, grant me your salvation. We are only a beggar na tumatawag sa ating Panginoon sa daan ng pananampalataya. Pero ang ating Panginoon, hindi ito ang nagliligtas sa atin. Yun ang nagliligtas sa atin. Ang ating tinawagan. There's nothing in us that is contributory to our salvation. Nakuha po natin. God is responsible for the salvation of every soul, but the lost person is entirely responsible for their lost condition. Bakit? Inalok sa kanila yung kaligtasan. Narinig nila yung panawagan ni Kristo, "Come unto me, all of you who are weak and are heavy laden, and I will give you rest." Pero tumatanggi sila nito. Napupuot sila sa Diyos, and therefore they are responsible. Ito po ay dalawang sides of the same coin. This great doctrine of election and the doctrine of man's responsibility. At nakikita natin yan sa buong Biblia. Now, upang suportahan ni Pablo ang kanyang assertion, hindi sinasabi ni Pablo that they are able to graft in themselves again. Sinasabi ba ni Pablo? Kung hindi sila mananatili sa kanilang unbelief, they will be able to graft in themselves again. Sinabi ba ni Pablo yon? No. Hindi yan ang sinabi ni Pablo, mga kapatid, mga kaibigan. It is God who will graft them in again. Wala po tayong kapangyarihan na i-graft in natin ang ating sarili pabalik sa puno. It is the work of God. Hindi sinabi ni Pablo that
they are able to graft themselves in again because it is God who grafts them in again. They shall be grafted in. Hindi mo idinugtong ang sarili mo kay Kristo sa olive tree. That is something na hindi talaga kayang gawin ng tao. Hindi yan kayang gawin ng tao. It is impossible with man. In other words, ang emphasis po dito sa verse 23, mga kapatid, ay ang kapangyarihan po ng ating Diyos. And that is why it is an appeal to God's power. God is able to graft them in again. Makapangyarihan po ang ating Diyos. Kayang idugtong sila muli ng Diyos sa original na olive tree. Kaya kung ikaw ay magbabasa ng Romans chapter 11, maaring mag-conclude ka wrongly at sasabihin mo na napaka-hopeless naman ang kondisyon ng mga Israelites. Grabe no, tinalikuran, itinakwil na sila ng Diyos. Napaka-hopeless. They are in the most hopeless situation of all. Well, at the time of the apostles' writing, parang ganun. And the Gentiles were tempted to come up with that conclusion that God has utterly cast out the Jewish people because of their unbelief. Pero sabi ni Pablo, hindi. Makapangyarihan ang Diyos. God is able. God is able to graft them in again. Now, pansinin po natin yung salitang able. God is able. Pansinin natin yung salitang able. Dahil ang implication po niyan, there is a great difficulty. There is a great difficulty in grafting them in again. Kung titingnan natin, napakatigas ng mga Hudyo. Talagang kung ibabahagi natin ang ebanghelyo sa kanila, ipoproclaim natin na si Jesus ay Messiah, magagalit sila. Pagtatawanan nila si Jesus. And they are also active persecutors against the Christian. There is difficulty. But ang sinasabi po ni Apostle Paul, God is able. Di ba si Pablo ay napaka-difficult person? Si Pablo, tagausig ng iglesia. Masigasig. Sinasalungat niya ang iglesia ng ating Panginoon. But what happened sa Acts chapter 9? Anong nangyari sa Acts chapter 9? God is able to graft them in again. God can do it. Now, that brings us to an illustration doon po sa Gospel, sa Mark chapter 10, na merong rich young ruler. Napakaganda nitong ugali nitong rich young ruler na ito. Bata, mayaman, at sa kanilang lipunan, yung mga mayaman, ang iniisip ng mga lipunan is malapit sila sa Diyos. Pinagpapala sila ng Diyos. That's the measurement of God's favor sa mga Israelites at that time. At saka talagang nagkakandara pa itong taong ito, lumuhod pa sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Meron siyang malasakit sa kanyang kaluluwa, master, teacher, tinawag niyang rabbi. What shall we do? What shall I do to inherit eternal life? Interesado siya. Pero napatunayan na hindi niya kayang isuko ang kanyang idol sa kanyang puso. Hindi niya kayang isuko. Sabi ni Jesus, humayo ka, ipagbili mo ang mga kayamanan mo, ipamigay mo sa mga dukha, at sumunod ka sa akin. Kaya nalungkot ang tao, humayo siya na hindi niya nasumpungan ang buhay na walang hanggan. Nagulat ang mga disciples. Nagulat sila Peter sapagkat iniisip nila kung ang mayaman na kabataang lalaki ay imposibleng makapasok sa kaharian ng Diyos, and remember the measurement of God's favor was material prosperity at that time. Ang question ni Peter kaagad, sino na lang ang maligtas? You see? Yung logic ni Peter, sino na lang ang maligtas? Kung kulang pa pala yung kayamanan, kung kulang pa pala yung nakikita natin sa mayaman na pangulo, na kabataang lalaki, sino na lang ang maligtas? Ano ang sagot ng ating Panginoong Jesus? With man, it is impossible. But with God, it is possible. And that's the only answer.
Meron pong difficulty ng isang patay sa kasalanan ay maligtas, magsisi sa kanyang kasalanan at manumbalik sa ating Panginoon. There's a difficulty. Paano ang patay ay bumangon at lumapit kay Kristo, magmakaawa kay Kristo, patay siya sa kanyang kasalanan. At hindi lang yung patay na walang malay, patay na ayaw talaga sa Diyos. Bakit hindi sila lalapit sa Diyos? Sapagkat ayaw nila sa Diyos. Napupuot sila sa Diyos. Romans chapter 8 verse 7. The carnal mind is enmity against God, for it does not subject itself to the law of God, nor is it able to do so. There's a difficulty sa isang makasalanan na lumapit sa Panginoon para sa kaligtasan. But God is able. Kaya ng Panginoon na iligtas ang sino mang makasalanan. Kayang durugin ng Panginoon ang pusong bato. Kaya habang buhay pa ang ating kamag-anak, ang ating mga magulang na wala pa kay Kristo at hanggang ngayon ay umuusig sa atin dahil tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Habang buhay pa sila, huwag tayong sumuko na ipanalangin sila at abutin sila sa Ebanghelyo. Why? Wala naman ito sa atin eh. God is able. Diba? Ang iniisip natin ang mga pastors ay makapangyarihan. Dapat, pastor, yung mga kamag-anak niya, lahat ay nasa Panginoon. Pastor siya eh. So, what is that? Ascribing power to man. No, walang kapangyarihan ang pastor. The only thing that we can do is to proclaim the message of God. Pero sino ang may kapangyarihan upang idugtong ang makasalanan, putulin mula sa kasalanan at i-graft in sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Sino ang makapangyarihan gawin iyon? Only God is able. And yes, the restoration of the Jewish people ay maaring imposible kahit sa ating kapanahunan ngayon, 2022. Abay, naghihintay pa rin sila sa pagdating ng Messiah. Hindi nila matanggap na si Jesus Christ na dumating 2,000 years ago ang Messiah. Ngayon ay naghihintay pa rin sila. It seems impossible, but how could that be possible? It is possible in this way. God is able. There's only one possibility na mangyari ito, the miraculous power of God. Nothing less than the power of God can restore the Jewish people back to the olive tree. So, itong them and they, sino ba ito? God is able to restore them again. Mag-ingat po tayo, baka iniisip ninyo itong them and they ay tumutukoy sa mga specific Jewish individual na tumatanggi, mga contemporaries ni Jesus at contemporaries ni Pablo, na sila ngayon ay pinutol, and then that very same person ay mag-graft in again. Iyon ang tinutukoy ni Pablo? Hindi po, hindi. Dahil 2,000 years ago, 2022 na ngayon, hindi pa rin nangyayari na nag-graft in again. Hindi po ito tumutukoy sa specific individuals. It's not the same individual. Tumutukoy ito sa lahi ng mga Hudyo. The time will come that there is going to be a massive conversion from the tribe of Israel. They are not the same people. Kasi kung iisipin natin that they are the same people, so ibig sabihin, parang pinutol sila because of their unbelief, and then idudugtong sila ulit, and then mapuputol na naman sila ulit, and then idudugtong sila ulit, in and out, it is teaching na ang kaligtasan na inawawala. It is teaching na ang kaligtasan ay it can be lost. This day, ikaw ay nagde-decide na manampalataya kay Kristo. The following day, hindi ka na naman mananampalataya, so naputol ka naman sa branch. And then the next day, magde-decide ka na naman na manampalataya, nadugtong ka na naman once again sa branch. So in and out of the kingdom of God. It's not the same people. It refers to the Jewish race in general. Nakakatakot po na ang kaligtasan ay, kumbaga, ano bang sinasabi? It suggests failure on the part of the Holy Spirit. Kaninong trabaho ang kaligtasan? Trabaho ng Diyos. Trabaho ng banal na Espiritu. Trabaho ng Jehovah. And when God does something, He is not a failure. And that is why ang sinabi sa John 10:28, I give them eternal life
and they shall never perish. No one can snatch them out of my hands. Once you are connected to the olive tree, you are connected forever. Because the work of God is not a failure. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pag-iisip patungkol sa mga interpretation ng mga bagay-bagay. And let us use analogy of the scriptures. Nang ibig sabihin, i-compare natin ang scriptures with scriptures. Ang ating kaligtasan according to Hebrews 7:25 is salvation to the uttermost. And that is why salvation in Christ is certain and sure, and it cannot fail. Philippians 1:6, He who began a good work in you is faithful to complete it until the day of Christ Jesus. Now, pangalawang punto, verse 24. Ito yung tinatawag na further appeal to God's power. It is an argument from greater to lesser. At ipapaliwanag natin yan mamaya. Romans chapter 11, verse 24. Bakit nag-assert si Pablo that time will come that God will restore Israel back to the olive tree? Ano ang rason? Ano ang argument dito sa verse 24? It is an argument from the greater to the lesser. Nagawa na ng Panginoon ang imposibleng mangyari. At ano yung imposibleng mangyari? Verse 24, sapagkat kung ikaw nga na pinutol mula sa likas na ulibong ligaw, ikaw ay pinutol, Gentile, mula sa wild olive tree at salungat sa kalikasan, ay isinanib ka sa pinayabong na punong ulibo. Gaano pa nga ang mga ito na mga likas na sanga na maisasanib sa kanilang likas na punong ulibo? What is this? Nagawa na ng Panginoon ang imposibleng mangyari. Likas. Salungat sa likas. Ano ang imposibleng mangyari? Mas mahirap na mangyari. The grafting in of the Gentiles from the wild olive tree, pinutol sila doon at isinama sa natural olive. Imposibleng mangyari yan. Napakahirap gawin yan. The bringing in of the Gentiles. Well, nagawa na ng Panginoon ang imposibleng bagay. Hindi sana sila kasama eh. The bringing in of the Gentiles, contrary to nature. For example, in horticulture, di ba, pinaliwanag ko na ito 2 Sundays ago. Sa horticulture, yung natural olive, yung first class na olive, sila yung puputulin at idudugtong sa wild olive. Kasi yung wild olive, yun yung ano eh, yun yung matibay yung puno. In the wild kasi yun eh. So yung natural olive, yung domesticated olive, sa horticulture, yun ang puputulin at idugtong sa wild olive. Pero ang nangyari sa Israel, baliktad eh, contrary to nature. Ang wild olive ang pinutol at idunugtong sa domesticated olive. Contrary to nature. How could that be possible? Well, nagawa na ng Panginoon ang imposible. The Gentiles are already grafted in. Nagawa niya ang imposibleng gawin, ang mahirap gawin. Hindi ba niya kayang ibalik ang natural olive? Sila yung original eh. Nagawa na ng Panginoon yung mahirap gawin. That is an argument from the greater to the lesser. Ang mga Gentiles na dati sila ay nasa labas ng covenant of God. They did not belong to the covenant people of God. For example, Romans chapter 9, verse 4 to 5. Hindi sila kasama dito, ang mga Gentiles. Pero napasama sila. Nagawa na ng Panginoon ang napakahirap gawin. Hindi ba kayang gawin ng Diyos na idugtong silang muli? Nagawa nga ngayong mahirap eh. Di ba? Sila'y mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkup at ang kaluwalhatian. So nasa kanila ang pagkukupkup, ang kaluwalhatian, at ang mga tipan, at ang pagtanggap sa kautusan, at ang pagsamba, at ang mga pangako. Sa kanila ang mga patriarka, at sa kanila nagmula ang Kristo, ayon sa laman, na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanpaman. Amen. Hindi kasama po ang mga Gentiles dyan.
They were outside the covenant. They were outside God, without hope, without God in the world. They were strangers to the covenants of promise. They were not a people. Di ba sabi doon? They were not a people. Pero sinabi, I will make them a people who are not my people. They were even considered as dogs. So, in other words, talagang mahirap silang i-graft in sa natural olive. Pero nagawa ng Diyos. Ito yung argument ng verse 24. Sa Romans chapter 11, verse 24, pakinggan natin ulit, sapagkat kung ikaw nga na pinutol mula sa likas na olibong ligaw at sa lungat sa kalikasan ay isinanib ka sa pinayabong na punong olibo, gaano pa nga ang mga ito na mga likas na sanga na may isasanib sa kanilang sariling punong olibo? You see the argument? Ano ba ang nagpapanalo kay Haydilin Diaz? And the first na Olympic gold natin, ano ang nagpapanalo sa kanya? 127 kilograms na binuhat niya. So, mahirap yun. Na-break niya ang record by 2 kilograms yata. Sino ba kontra ni Haydilin Diaz? China? Na-break. 127 kilograms. Kaya ni Haydilin Diaz. Eh ngayon, merong challenge sa kanya ngayon, 80 kilograms. Ah, nagawa na nga niya yung 127 kilograms. 80 kilograms pa kaya? Yun po ang argument ng verse 24. Nakuha natin? Nagawa na ng Panginoon yung parang imposibleng gawin ng mga Gentiles ay naidugtong sa puno. Hindi ba kayang gawin ng Diyos na i-restore ang bansang Israel at ipabalik sa puno? And that together, Jews and Gentiles, ay kabahagi sa isang puno na pumupuri sa ating Panginoon by faith in Christ alone. That's the argument. That's a further appeal to the power of God. In all circumstances, ang mga Gentiles ay hindi kasama. They were not the original branches. They were totally outside. Pero nagawang idugtong ng Diyos. How much more is it easier for God to graft in the Jews again? Nasa kanila na ang batas. Meron ang seed of the law sa kanilang puso. Meron ang seed of the word of God, the Old Testament scripture sa kanilang puso. Now when the time ay darating na i-restore sila ng Panginoon with the arsenal of the Old Testament scripture sa kanilang puso, mahihirapan pa ba? Isipin natin si Haydilin Diaz. Mahihirapan si Haydilin Diaz na buhatin ng 80 kilograms. Nagawa na nga niya ang 127 kilograms. O, dumako tayo sa application at balik tayo sa cardinal principle of salvation by grace alone, through faith in Christ alone. Bakit ang mga Hudiyo ay pinutol mula sa branch, o sa puno? Bakit sila ay pinutol? They were cut off because of unbelief. Ang unbelief pala, mga kapatid, contrary sa sinasabi ng mga hyper-Calvinists na kahit hindi mo alam ang atonement, hindi mo alam yung kwento, kung ikaw ay elect, ay ligtas ka, you don't have to understand the doctrine of justification by faith alone. If you are elect, then you will be saved no matter what. That's hyper-Calvinism. Ano ba ang iniisip ng Diyos sa unbelief? Optional ba yan sa tao? Or big deal yan sa harapan ng Diyos? What does God think of unbelief? Hindi naniniwala ang isang tao na si Kristo ay Diyos. Tao lang siya. Or hindi naniniwala ang isang tao na ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Christ is substitutionary, propitiatory. Yung pinawi ang galit ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. What does God think of unbelief? Sasabihin ba ng Panginoon sa tao, oh, I'm sorry. I should have done more para sila ay maniwala. Dapat dinagdagan ko pa ang mga propeta na aking isinugo upang ipaliwanag ang gospel sa inyo. Ang anak ko lang kasi ang pinadala ko eh. At 12 apostles lang, I should have sent more. I should have sent hundreds. Dapat mas spectacular ang heaven and earth sa pagtingin ng mga tao so that when they look at the skies,
talagang makapag-conclude sila na ako ang Diyos. Kulang kasi sa kaluwalhatian ang aking ano, ang aking binibigay sa sangkalikasan. Inadequate, I'm sorry. Kaya pala hindi kayo nanampalataya dahil kulang ang binigay ko. I can't quite understand kung bakit hindi kayo sasampalataya sa akin. No, God doesn't say that. Ano ang sinasabi ng Panginoon? You will perish because of your unbelief. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ang taong hindi sumampalataya sa Panginoon ay hinatulan na under God's condemnation. Bakit? Sapat na ang ibinigay ng Panginoon sa atin. The job of God is complete in the past. Ipinahayag ng Panginoon ang kanyang sarili sa iba't ibang kapanahon, kapamaraanan sa pamamagitan ng propeta. But in the last days, He reveals Himself through the Son, the exact replica of His glory, the complete representation of His majesty. Ibinigay na ng Panginoon sa atin ang lahat. It's not just adequate revelation, but it is superabundant revelation of Himself. Ibinigay na ng Panginoon sa atin ang lahat. Ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 15, the Word of God is able to make you wise unto salvation. God has already given us His Word. And you still don't believe in God. You still don't believe in Jesus Christ. Unbelief, therefore, is defiance. Unbelief is rebellion that despite of God's clear revelation, ay pilit ka pa rin tumatanggi sa ating Panginoon. Unbelief is defiance of all that God has given us. The people of Jerusalem were guilty of defiance. Narinig nila ang pangangaral ni Kristo, nakita nila, nasaksihan nila when Jesus Christ performed all of those miracles. Nakita nila ang triumphal entry ni Jesus sa Jerusalem and they shouted, Hosanna! Blessed is He who comes in the name of the Lord. And then 5 days after, sumigaw sila, crucify Him. And then sabi ni Pilate, sino ang pipiliin ninyo? Your king or si Barabbas? Ang sabi ng mga tao, give us Barabbas. Shall I crucify your king? We don't have any other king but Caesar. Let his blood be upon us. Kaya hanggang ngayon, ang dugo ni Kristo ay mabigat sa bansang Israel. But God is able to graft them in again. The point is, unbelief is not a small matter in the sight of God. They shouted, crucify Him, release unto us Barabbas. Now, God doesn't apologize. At sasabihin niya sa iyong, okay lang yan. Hindi kasi sapat ang aking revelation. God has already given us everything. At kinakausap ngayon ang mga Christian kids na lumalaki sa Christian homes. Hindi nagkulang ang mga magulang ninyo in telling you that you are a sinner, that you cannot save yourself. Hindi nagkulang ang iglesia. Nandito kayo Sunday after Sunday, mga young people. You don't have any excuse for not believing. Ganon kabigat. Binigay na ng Panginoon sa mga Hudiyo lahat-lahat. Sila yung unang nakabenepisyo sa kapahayagan ng ating Diyos. And they rejected their Messiah. That's why the Jews were broken off because of their unbelief. They died under the judgment of unbelief. Iyon po ang consequence of saying no to God. At kaibigan, kung sino ka man na nanonood ngayon, how can you escape if you neglect so great a salvation? Paano kang matatakas kung tatanggihan mo ang kaligtasan na ito? How can you escape? You can never escape from the judgment of God if you neglect so great a salvation. Once again, ikaw ay makasalanan. Nasa ilalim ng puot at galit ng Diyos. Tama lang na ikaw ay hahatulan ng Diyos. But God has sent His Son, Jesus Christ.
upang abutin ang mga tao na patuloy na tumatanggi sa kanya, upang abutin sila. Pinakilala ang kanyang bugtong anak. Ibinigay sa atin ang daan tungo sa kaligtasan. That all that you have to do is to repent of your sin and believe in Jesus Christ. What else? Nabigay na ng Panginoon ang lahat-lahat. And you still linger in your unbelief, an open defiance to God. And that is why, how can you escape if you neglect so great a salvation? Do not go against clear revelation, my dear friend. Do not linger in your unbelief. Repent of your sin and turn to Jesus Christ, and you will be saved. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa umagang ito. Nothing is impossible with you. Kung tutuusin, imposibleng maligtas kami. Kami din ay alipin ng kasalanan before. We did not have any heart for you. Lumalapit lang kami sa inyo dati dahil may pangangailangan kaming temporal. Kailangan namin pumasa sa exam, kailangan namin ng pera, kailangan namin ng mga bagay-bagay dito sa mundo. Ang pagtingin namin sa inyo, grocery store, unending supply of material goods. But we did not love you, we did not have any heart for you. Kung tutuusin, papaano kami naligtas na kami ay makasalanan, pero niligtas ninyo kami o aming Panginoon? Now, is it impossible for you to reach out to our loved ones na hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa kanilang katigasan? And is it impossible for you to graft in again the natural olive Jewish people? It's not impossible with you, O God, because you are able to do it. And that is the reason why we evangelize. Tulungan ninyo kami na maging matapat o aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.